Mapagpalang umaga sa lahat. Narito naman po ang ating mga naipon na mga kwintas na ginawa natin. Ayan. Kidlat, bracelet, at langis na pang-akit sa mga kostumera. Ayan po. At ito nakuha na to. Ito po yung kidlat na nakuha sa atin. Taga US yung kumuha. Yung Lusaw na kidlat na merong gabay. At ito yung langis na pampaswerte, pang-akit sa customer o panglubag loob sa mga taong masama, masamang ugali. Ito po ay may kakayahan para sa mga nagtitinda o may negosyo. Pang-akit din ito sa customer. Itong bracelet, yan po. Yan po ang mga libre. At ito, may kidla tayo na kulay brown. Yan po, ito po ay brown na magnetic. Magnetic na hindi gaano mamagnet. Ayan. Ito, pinakita ko na to. Yung example ko nung isang araw. Ito yung kidlat natin. Magnetic din ito. Ang kakayahan nila, mag-magnet man ng malakas o hindi, ganun pa rin yung bisa. Ang kaibahan lang ay merong malakas na magnet. Ito ay kusa lang ito gumagana. Pag kayo po ay nasa delikadong lugar o delikadong mga may nagtatangka sa inyo, kusa ito gagana. Hindi po ito na may kapangyarihan, nalalabas sa katawan nyo ang kidlat. Nakikita nyo lang yan sa sine, sa movies. Pero ang talagang kidlat ay talagang putikta sa inyo kung sa tiyak na kapahamakan. Pwede kayong itago o may tagulilong po siya. Pwede din kayong protektahan na di kayo matablahan ng bala o di kayo tatamaan o di kay lihis yung bala dahil sa mga mutya na ito. Ayan po. Ito, nagmamagnet din ito. Malakas din na yung magnet niya. Ito naman ay nakuha ko ito sa bundok. Doon sa malapit doon sa bato na igang.
Ang igang na bato ay napakatigas na bato. Ito po ay nakadikit. Kaya tingnan nyo yung bakas niya. Meron po siyang bungi. May ano pa siya. May pula. Nakadikit. At ito naman ang nakuha ko naman ito sa lupa. Ito naman ang kidlat na ito ay may kakayahan din. Meron din siyang tagabulag. At meron din itong dasal na talagang dasalan mo siya ng kahilingan. Meron dasal ang kidlat, pero pwede mo siyang dasalan ng simple lang. Yung kahilingan mo ba? Humingi ka sa Diyos Ama ng lakas, ng proteksyon, na ang mga bato na ito umutya ay magbibigay sa inyong ng proteksyon. Sa pamagitan nito, ito ay secondary lang sa ating katuwan. Di natin dapat ipagmayabang sa kapwa natin ay meron akong anting-anting. Meron anting-anting na expired din. Maraming anting-anting na nag-i-expire. Katulad ng mga medalyon. Pero yung mga pangkalikasan, katulad ng mga mutya, meron din expiration dyan. May expiration din kung di mo siya pinapakain o inaalagaan. Mag-i-expire talaga yan. At saka kusa yung gabay ng mutya ay lilisan. Dahil po, hindi na po inaalagaan. Pinapabayaan na. Kung talagang may tangan kayo, inalagaan nyo. Alagaan nyo po. Huwag nyong pabayaan. At huwag nyong ipagmamayabang sa kapwa nyo. Kasi pwede siyang pwede po itong lilisanin ng mga kabay. Akala mo gumagana pa, pero hindi na. Dahil po pinagmamayabang nyo po ang inyong mga gamit. Pero ito pinapakita ko lang sa inyo. Dahil ito basbas, nabaspasan na to, nadasalan na to. Ilang years ko na to, nadasalan. Ngayon ko lang pinakita sa inyo. Ngayon ko lang nilagyan ng kwintas. Tagal ko na hindi nilagyan ng kwintas, nakatago lang. Nakatago lang po sa altar ko. Kaya ngayon nalagyan ko siya, napaalam natin nalagyan ng sabitan. Ayan po. Dahil maraming marami pong gustong magkaroon ng kidlat. Kasi hindi ako basta-basta nagpapalimos o nagbibinta. Yung sa madaling salita, magbibinta daw. Hindi po ako basta-basta nagbibinta na mga ngipin ng kidlat, pangil ng kidlat o ano pa yung tawag sa inyo. Bihira lang ako mag approach o mag offer ng kidlat ko. Pero ito dahil po mabait ang taong kumuha po sa akin, siya po ay napagbigyan ko na kukuha sa akin ng kidlat na ito. Ayan. At ito ang tinatago-tago ko na ipo-ipong kidlat. Baliktaran po yan yung tuldok. Ayan po. Yan ang personal na gamit ko. Yan lang po mga kabertodes. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay. God bless. Magandang umaga sa lahat. Amen.